Sa iba pang balita, patunay raw ang mga kuha ng CCTV sa Senado na hindi dinalhan ni Ruby Tuason si Senador Jingo Estrada ng milyong-milyong pisong kickback sa pork barrel scam. Nabalot naman ang tensyon ng sesyon kahapon nang magkasagutan si Estrada at si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa Senate hearing ng pork barrel scam. Balita hatid ni Jam Sisante. Isa raw ito sa mga pagkakataong dumalaw si Ruby Tuason sa Senado. Pasado alas 5 ng hapon noong November 17, 2008, kita siya sa CCTV na nakasalamin at may dalang shoulder bag habang may tila kausap sa cellphone palabas ng elevator sa 6th floor ng Senado kung nasaan ang opisina ni Senador Jingoy Estrada. Dalawang araw ang nakalipas, naroon uli si Tuason alas 2:30 ng hapon, pero walang dalang bag. Halos isang buwan matapos niyan, nakuhalan uli siya ng CCTV mag-aalas 4 naman ng hapon na may bit-bit na shoulder bag. Pero tuloy raw ang pag-review ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa iba pang kuha ng CCTV noong 2008. Sa kanyang privilege speech, ipinahiwatig ni Estrada na patunay ang mga ito na hindi siya dinalhan ni Tuason ng milyon-milyon pisong kickback mula sa pork barrel scam. Take note, the bag that she was carrying, there was no duffel bag. Kung matatandaan, degulong ang pagkakalarawan ni Tuason sa isa sa mga bag na pinaglagyan niya ng kickback umano ni Estrada, bagay na hindi naman nakuhanan sa CCTV. Gayunman, sinabi niya rin kung isa o 2 milyong piso ang dala, sa bag na lang niya ito inilalagay. Hindi malinaw kung ito ang makikita ang dala niyang bag sa dalawa sa mga kuha ng CCTV. I used a hand carry one time. Hand carry bag? Yung may gulong. Hindi naman binanggit muli ni Estrada ang tungkol sa kawalan din ng dalang pagkain ni Tuason. Ang sabi noon ni Estrada, merienda at hindi raw pera ang dinala sa kanya ni Tuason nang dumalaw sa Senado. Kaya ang salitang merienda naging laman pa ng biro niya. I have prepared merienda for my colleagues in the Senate. You can eat in the lounge and everybody can partake of the merienda that I prepared, including those who had already prejudged me, Mr. President. Thank you. Can we review the CCTV who brought the merienda? Ang tawa ng yan, malayo sa tensyonado ng paghaharap ni Estrada at ni Senador Alan Peter Cayetano. Kasunod yan ang pahayag ni ito ni Estrada. Hindi na in aid of legislation to eh. All the chances. Wala mang pinangalanan, nagsalita si Cayetano na minsan ang nagsabing gusto niyang maging pangulo balang araw. Wala rin personalan sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman sinasabing pagtanggol mo ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Kahit sino dito sa Senado, kahit kay Senate President, never ako humingi ng tulong. Never ako humingi ng tulong sa iyo, Senator Cayetano. Oo nga po, hindi ka humingi ng tulong sa akin. Pero binabanatan mo naman kami pag ginagawa namin trabaho namin. E di ganun din yon. Parang humingi ka ng tulong sa amin, Mr. President, na parang sinasabi nyo, tumahimik na lang kayo. Sabi pa ni Estrada, hindi niya nagustuhan ang paggamit ni Cayetano noon ng bansag na sexy para tukuyin siya. Ikaw ba, tama ba yung mga tanong mo noong nakarang hearing? You're capitalized on always mentioning tanda and sexy. Sir President, tatanong ba yun o pangungutsa na sa amin ni Senator Enrile? Yung tanda, with all due respect, no, napaka... Ano naman po, because meron po tayong senior senator dito. Pero yung sexy, etc., no offense, Senator Jingoy, I wouldn't think that that's you eh. No? Okay. So, I thought it was a woman. Kabilang din sa binanggit ni Estrada ang umano'y pangungumisyon ni Tuason sa Malampaya Fund Scam na hanggang ngayon ay hinihingan pa namin ng reaksyon. Tinawag po itong Malampaya Mansion na mga malalapit kay Mrs. Tuason sapagkat ito ay isa sa mga katas di umano ng kanyang malampaya kickbacks na sinasabing umabot sa halagang 242 milyon pesos. Kwestiyon din ni Estrada kung saan galing ang pondo sa 80 biyahe abroad ni Technology Resource Center Director on Leave Dennis Cunanan sa nakaraang 10 taon. Sabi ni Cunanan, ginastosan yon ng mga kinabibilangan niyang civic organization. Si Senador Juan Ponce Enrile naman, sinabing ang mga may tanong tungkol sa reaksyon niya sa PDAF scam, pwedeng basahin ang counter affidavit na isinumite niya sa Blue Ribbon Committee. Dati niyang itinanggi na kinabang siya sa kanyang PDAF. Jam Sisante, GMA News.